Hello guys, happy trucking channel everyone. Welcome sa ating channel guys. Papakita ko sa inyo guys itong mga Canter, Isuzu na mga close band na mga 12 feet and 10 feet guys. Meron din 14 feet, meron din 16 feet. Pero guys, kadalasan sa ganito, sa video na ito, mapapakita ko sa inyo yung mga maikli sa mga nag-start sa mga business dyan. Ayan guys, ito, baka ito mga hanap yung unit, mga 10 feet, 12 feet, mga close band guys. Halo-halo na po yan, merong mga N-series. Pero guys, kadalasan itong 4SG1 guys, minsan lang dumating yan. Kadalasan guys, ng mga engine na dumadating po dito is puro 4JJ1 na mga Isuzu L. Pero meron din namang mga ibang type ng engine, pero which is syempre hanapin pa natin. Ito lang na mapapakita lang naman sa inyo kung yung mga common na dumadating dito na mga engine. At meron din dito guys mga 4PT pagdating sa mga Canter. Ayan, meron din 4M50. Ayan. Tapos kadalasan dito guys yung mga type ng suspension niya is mga torsion type guys, kadalasan yung harapan. Bibihira lang po ang mga naka left spring. And then pagdating dito guys, sad to say guys, hindi po sila nagko-convert to molye dito sa dealer na yan guys. Ang gusto lang nila guys, bibili nyo yung unit, what you see is what you get, as is po yun. Regarding guys sa mga electrical, mechanical, gagawin po nila yan, kakabit nila, lalagyan nila ng mga aircon, ilaw. Pero guys, tandaan nyo guys, pag nagpa-job order kayo, mas maganda pa rin kasi guys, magsama kayo ng mga mekaniko. Kasi nga guys, pag titignan nyo yung unit, i-check up nyo, yung mga dapat pa ipa-adjust sa mga unit sa makina, magagawa nyo. Yun ang advantage guys pag meron kayong mekaniko. Kasi yung mga mekaniko guys, alam nila yung mga dapat nilang ipagawa pa sa unit, mga minor lang. Kasi syempre guys, mahirap naman yung guys, di ba? Kung sino pa yung minor, yung pa yung masakit sa ulo. Kaya mas maganda guys, magdala din kayo ng mga mekaniko nyo. Dapat pwedeng titingin din na po pwede pang kung ano yung pa yung dapat papalitan sa unit. Kaya naman, pagdating sa mga truck dito guys sa Subic, syempre best recommended pa rin na magdala pa rin kayo ng mekaniko. At mas maganda pa rin guys, manood pa rin kayo, alamin nyo pa rin kung yung mga specs ng mga engine na dapat, diba? So ayun na naman guys, sana nakatulong itong maikling video na ito para sa pagpili nyo ng mga Japan surplus truck dito sa Subic. So happy trucking channel everyone, and bye bye, thank you, God bless.